Mga idol, magandang araw muli sa inyo. Napakabigat nga pong buwan ng Enero para sa siyudad ng Los Angeles, especially sa kanilang dalawang kupunan na Lakers at Clippers dahil sa pagkawala ni Kobe Bryant. Pero kahit man nga po nahirapan sila, ay nairaos at natapos naman nila ang kanilang mga laro noong nakaraang buwan ng nasa tono, o sa madaling salita, maganda naman nga po ang kinalabasan overall ng kanilang mga naglaro na inalay mismo kina Kobe Bryant at sa kanyang anak na si Gianna Bryant. Pero ang nag-iisang paraan lamang nga po na dapat nating gawin ngayon ay mag-move forward kagaya na lamang ng sinabi ni Kobe Bryant. Kaya nga po sa ating bagong video ngayon ay pag-uusapan naman natin ang magiging game schedule ng parehong Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers ngayong buwan sa pagpasok ng Pebrero. Kaya mga idol, tara na't samahan nyo ko. Well, bago nga po tayo mga idol magpatuloy, ay huwag niyong kalimutang bisitahin, i-follow at i-like niyo na rin ang ating Facebook page, JZone TV. Shoutout nga pala sa laging nanonood dito sa akin channel mga idol. So, inasahan na nga po sanang magiging exciting para sa siyudad ng Los Angeles ang pangatlong laban ng kanilang dalawang kupunan na Lakers at Clippers noong nakaraang buwan ng Enero. Ngunit pinospond nga po ito dahil sa nakakalungkot na pangyayari na bumasag sa ingay ng Los Angeles. Pero kailangan nga nating mag-move forward, ika nga kaya unahin muna nga natin ang schedule ngayong Pebrero ng nangungunang kupunan sa Western Conference na Los Angeles Lakers na mayroong record na 37 wins at 11 losses. Medyo nakapag-adjust naman nga po ang team matapos ang napaka-emotional nilang laro sa kanilang bahay na Staples Center kalaban ng Portland Trail Blazers matapos manalo sila kahapon sa kanilang unang laro ngayong Pebrero kontra sa Sacramento Kings. Upang mas lalo nga pong mapawi ang nadaramang lungkot ng buong kupunan, gumawa na lamang nga po ng estratehiya ang kanilang coach na paglaruin ng 13 players nila sa kanilang mga nakalipas na laro para makakuha sila ng confidence sa kanilang sarili. Pero ang tanong, ano naman kaya ang mangyayari sa kanilang mga susunod na laro? Well, ang sagot nga po dyan ay mas gagaan na nga po ang mga laro ng Los Angeles Lakers dahil 6 nga po sa kabuong 11 laro nila ngayong Pebrero ay gaganapin sa kanilang home court na Staples Center. Ang pangalawang team nga po na haharapin ng Lakers ngayong buwan ay ang kupunan ng San Antonio Spurs sa darating na February 5 sa kanilang home court. Susundan naman nga po ito ng kanilang laro kalaban ang Houston Rockets sa February 7 sa Staples Center. Pagkatapos nga po ng dalawang sunod na home court games ay susugod naman nga po sila sa Shea Center upang kalabanin ng Golden State Warriors sa Pebrero 9. Magbabalik ulit nga po sila sa Staples Center upang kalabanin naman ang Phoenix Suns sa February 11. Samantala naman mga idol, ang pinakahuling laro naman nga po nila bago ang All-Star Break ay kontra sa Denver Nuggets sa Pebrero 13 sa Pepsi Center. Pagkatapos nga po niyan ay magkakaroon ng break ang NBA mula February 15 hanggang February 20 para bigyan daan ng gagawin nilang All-Star Weekend. Matapos nga po ang All-Star ay mabibigyan naman nga po ng 3 straight home games ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Magpapatuloy nga po ang laro ng team sa February 22 laban sa kupunan ng Memphis Grizzlies. Sunod naman nga niyan mga idol ay kakalabanin naman nila ang Boston Celtics sa February 24 at New Orleans Pelicans naman nga po sa February 26. Huli naman nga po nilang kakalabanin na kupunan ngayong buwan ay yung Golden State Warriors sa Chase Center sa darating na February 28. Punta naman natin mga idol ang kabilang kupunan na Los Angeles Clippers na pangalawa naman sa Western Conference na may hawak na record na 34 wins at 15 losses. Kagaya nga po ng rival nilang Lakers na ipanalo rin nga po nila ang kanilang unang game ngayong buwan laban sa Minnesota Timberwolves. Kung susumadahin rin nga natin ang mga laro ng Clippers ngayong Pebrero ay average lamang nga po ang magiging hirap nito. Dahil ang sunod nga pong dalawang laro ng team ay gaganapin sa Staples Center laban sa mga kupunan ng San Antonio Spurs at Miami Heat sa Pebrero 4 ngayong araw at sa Pebrero 6.
Ngunit susunod na naman nga po ito ng talagang napakahirap na schedule ngayong buwan dahil sa kanilang 4 straight road games na magsisimula sa February 10 laban sa Cleveland Cavaliers. Sunod naman nga po ay pupunta naman sila sa Philadelphia upang kalabanin ng 76ers sa February 12. Samantala, ang sunod naman nga po nilang destinasyon ay ang lugar ng Boston para maglaro kontra sa koponan ng Celtics sa February 14. Magpapahinga nga po ang team mula dyan maliban sa mga napiling All-Star player na lalahok sa All-Star Game. Bale, matapos nga po ang All-Star Weekend, mas dadali na nga po ang schedule ng Clippers dahil bukod nga po sa dalawang sunod na home games, dalalaruin nila kalaban ng Sacramento Kings sa February 23 at Memphis Grizzlies sa February 25. Mababa naman nga po ang standings ng kanilang makakalabang kupunan kagaya ng Phoenix Suns sa February 27, pero maliban sa huling game nila ngayong Pebrero, kalaban ng Denver Nuggets sa February 29. Kung last month nga po ay napakaraming nangyari, sana na may mas magiging mabuti na ang pangalawang buwan ng 2020, hindi lang para sa atin kundi pati na rin sa National Basketball Association. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong video ngayon. Once again, this is J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe mga idol. At syempre huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampas ang mga videos na ina-upload ko dito. So yun mga idol, maraming salamat po sa panonood ninyo.